isang simpleng tanghalian ang aking piniprefer ngayon. Umuwala na ng bagyo, malis na si Rolly. Eh nga, nakatakot, may parating na naman. Simpleng-simple lang pang aking niluluto kasi bawal nga sa Mr. Pio yung may baboy at may hipon. So, magigisa ko na miswa. Yan lang ang sahog niya. Hindi ko nilagay ito, sira yung kalahati ng patola. Magulang, nagulangan kami ng patola. Galing yan mo sa garden. Kaya alam mo makita magulang na. At itong mga pinagamitan ko niyan, alam nyo mga kamaydi, pinatabi ko yan kasi dinidecompose ko yan. Nilalagay ko dun sa isang lalagyan dun sa labas para malagyan ng lupa. Dinidecompose ko. After mga 2 months, pwede nang gamitin pataba sa mga halaman. At ang miswa kong iluluto ay may kapart nyo namang pritong talapia. Talapia ba o tilapia? Yeah, bagong luto siya. Binili ko kahapon niya sa nagtitinda ng ulam dito sa amin. Tatlo sila. Yes, mainit na yung mantika. Tamping natin itong bawang. Gigisa na tayo ng miswa. Lagyan na natin itong suya. Hintayin natin yung nangyo. Maluto yung suya. Ito yung mga kainit. Mag-aaral. Pinatupula yung bawang. Mawawala rin vitamin. Lagyan natin siya ng sabaw. Doon sa ating tubig na pinasingaw. Hindi kasi ako naglalagay ng tubig galing sa dito. Nasang chlorine. Pinasingaw ko yan. Kagabi ko pa nilagay yan sa isang pitcher para sumingaw yung chlorine. So, ayan. Tatakpan natin siya para hindi natin kumulok. Kulo na siya. Tambog naman natin itong carrots. Hintayin lang natin siyang maluto. Lumambot. Meron na siyang konting pampalasa at asin. Ilagyan ko na rin. Hintayin lang natin lumambot at tambog natin ha. Patola at miswa. Ayan, kulong-kulo na ang ating miswa. Tambog natin to patola. Hintayin lang natin siyang maluto ang ating patola. Ang bango. Aamay ko na. Sarap talaga. Ayan, luto na rin ang ating tatlong pirasong talapia na aming pagkain mag-asawa ngayon tanghalian tsaka hapunan. So yan, kulong-kulo na rin yung aking talaga namang magbabadya na talagang nagugutom na si Ate Presi. Ano po tayo? Ang Mr. Kulimabas pa rin. Lulo. Kasi nga, bago nga sa kanya ang mayroong baboy o nanakman lang. Tsaka lalo na ng hipon. Kaya hindi ako nakapagsalo ng hipon sa mga ibinigis ko. Dahil bago nga siya ang opera. Deliver sa aming lupa kasi kailangan namin ng lupa sa mga halaman at isasama ko yan sa mga aking binedecompose ng mga pinagtalupa ng prutas, baratang prutas, gulay, iba pang mga pagkain na nagagamit para magdecompose. Ayan po yung lupa na gagamitin namin sa pagdecompose ng kataba sa halaman. Kain kami, biglang nawala, mag-prepare na ako. Sumusubo na eh. Kala dumating yung tambak ng lupa, isang truck na lupa magagamitin sa mga halaman. So nahandun siya dun sa halaman na tinitingnan niya yung dumating na tambak ng yung isang mini truck na lupa.
Yan yung nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. At yung mga hindi pa po nag-subscribe na po kayo. Kasi alam nyo naman talaga, napaka-importante. Dumami ang ating kaibigan, dumami ang pumunta sa ating bahay, dumalaw. So, sa mga dumalaw na po, maraming maraming salamat sa inyong mga likes, at yung mga comment nyo.